Hello, what is up mga monsters, sir? Mama po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the Batman Dark Detective from DC Multiverse McFarlane Toys. So first step natin dito ay babaklasin natin yung action figure into pieces na pwede natin siyang... Depende sa ano, type of customization. Kasi pwede naman natin itong i-spray ng top coat or ng clear coat kung gagawin natin dito ay battle damage. Pero gusto kong gawin sana ay Punisher. So, ispray natin to ng black. Black lahat. Tapos, tanggalin natin yung head. Okay? So, pag tatanggalin nyo yung head, hawakan nyo yung body close to the neck. Tapos, gamitin nyo yung thumb and ito yung index finger dun sa likod, dun sa buttock. And then, apply pressure dito. Yan. Tanggal na siya kaagad. Okay? You have the peg there. Tapos, actually, gawin natin. Kailangan nyo to ng heater para mainitan siya. Pag nainitan siya ng onte, maglo-loosen up yung joints, mas madali siya tanggalin. Okay? Ito. Arms muna tayo. Okay, arms. Tapos ito, natatanggal din to. Ito, yan. Yung sa shoulder. Ganun din sa kabila. Okay? Mas madali siya tanggalin pag medyo nainitan. Tapos tanggalin din natin yung kamay. Ay, hindi, wag na. Hindi na pala. Hindi na kailangan. Tapos itong torso, okay. Medyo mahirap, so lagyan na natin ng konting air. Ayan, tanggal na, okay. Ito rin, part ng kanyang waist. Or na atama, ito pala, torso pala, or stomach section. Tapos, tanggalin natin legs. Okay? Alright, that's it. So, that's how you disassemble a McFarlane Toys na action figure. Actually, ito, parang okay na sa akin to. Ito lang naman yung kailangan kong ma-reach ng mga areas eh. So, you have the head, you have the head, the stomach, the chest, the waist, tapos dalawang legs. Hindi ko na kailangan baklasin lahat to. So, it works. Tapos, ito yung kanyang peg sa dito sa waist din. So, yun. Hindi na natin kailangan ispray ito. Then, mga shoulder pads niya or shoulder joints niya. Shoulder. Tapos, yung accessory niya. So, yun lang. Yun yung first part. Tapos, yung second step natin. Gamit tayo nito mga alligator clips para pwede natin i-mount yung mga pieces for spray paint. So, tulad ito, pwede yung yan. Diba? Pwede nyo kapitan yung mga parts para hindi kayo, hindi ma-spray yung kamay nyo. Tapos habang pinapatayo, nakatusok lang siya sa corrugated board or styro. Yan, pwede yan. So yan, pwede rin tayo gumamit ito, blue tack or tack 8 para pwede natin i-mask yung mga areas na flesh na hindi kailangan black. So after yan, mag-spray tayo nito. Bosni flat black number 04, number 4. And then, after nyan, pwede nyo tanggalin yung mask and then we'll spray it with flat clear para lahat ng excuse me, lahat ng washes na apply natin dito sa flesh tone didikit, okay? This will serve as our primer para sa mga flesh, so lalagyan natin yan ng mga battle damage or ng mga blood effects. Alright, next na gagawin natin dito, acrylic metal color, airbrush color, gunmetal gray, dry brush natin dito sa legs, sa lahat ng black na parts, okay? Lalo na dito sa chest niya. Okay, so pag sa pagda-dry brush, kulang tayo ng konti dito sa palette. Tapos, make sure na yung brush niyo loaded with paint. Tapos, take out most of it dito sa paper. Ayan, or any porous material. Ayan, tanggalin niyo lang. Tapos, make sure na may natitira pang paint dito sa bristles. Tapos, lightly, very lightly i-scrub nyo dito sa ilapat nyo dito sa text sa ano niya, sa part ng mga armor. Ayan. So lahat ng parts na nakaangat, yun lang matatamaan niya. Ayan. So yung movement ng brush nyo, very light lang, pwedeng circular motion, pwedeng up or down or up, down to up. Up and down motion, side to side, pwede rin. Ayan, para lang ma-reach yung ibang mga areas na nakaangat. Ayan, makikita nyo rito na
ang natatamaan niya yung mga folds. Yung mga creases or yung mga malalalim na areas, hindi niya na natatamaan. So yun yung gusto nating ma-achieve dito sa dry brushing. Okay? So yung gagawin natin yan sa lahat ng parts. Right, next, Hero Paints Water-Based Acrylic Primer Matte White. Gagawa tayo ng skull dito sa kanyang chest. Dito hindi kailangan super fine or linis ng skull na gagawin natin. Kasi ang gusto natin maging finish, yung parang sa Netflix na skull, yung sa Punisher. So ang concept ko dito, parang gusto ko maging Punisher si Batman. Okay, meron na tayong guide dito. So ito na yung pinakagitna niya. Tapos you have the eyes here. So try natin, ha. Ay, wala. Drawing natin yung gitna. Tapos mata dito. Tapos nandito yung kanyang eye socket. Yan. Nose, nandito rin. This part na to. Tapos, oh, yung kanyang mouth na part, i-drip down lang natin to. So, extend natin tong part na to. Tapos, extend lang natin yung kanyang paint. Yung paint dito sa, mula sa nose, pababa. Okay? Yan. Pwede rin dito, hanggang dito. Pwede. Don't worry about the details kasi pwede naman nating lagyan ng black na ni. Pag gusto na natin siya i-darken. Okay, ito na yung progress ng skull natin. Mamaya mag-add na lang tayo ng details na black para mas mabigyan ng ano, ng definition yung skull, yung eyes. Okay, lagyan naman natin ng skull dito sa face. Okay, try lang natin. Hindi ko sure kung ayos yung kalalabas na ito. Pero, try lang natin. Sa first layer, dinadagdagan ko ng tubig para mas mag-flow yung pintura. Wala. Actually, parang dry brushing gagawin natin dito sa mga sa kabilang side. Ayan, ito. Ayan. Para hindi masyadong sharp yung ano, edges niya. Kabilang side. Okay, ito na yung progress natin sa face and the chest. So ang gagawin natin ngayon, magde-detail up tayo using black primer from Armored Komodo. Ito pala, yan. Zoom out konti, yan. Tapos ang gagamitin natin brush ay yung pinakamanipis natin, yung Weijuang brush na kulay pink. Okay? Nabili ko to sa ano, Arts Moto, sa Shopee page nila. Yan. Murang super affordable, parang mga 50 pesos lang ata isang ganito. Pero sobrang sulit kasi yung mga detailing na katulad nito, kayang-kaya niya. Super fine kasi nung tip niya.
or we can add some black lines here. Okay, tapos na yung detail work natin sa face. And dito naman tayo sa chest niya. Kayunahin natin yung nose. Tapos yung eyes. Okay, so ito na yung progress natin sa head at saka sa chest. Ang next na gagawin natin dito, mag-apply tayo ng leather brown na paint para dun sa wash na gagawin natin dito sa arms, sa lahat ng flesh na tone. Saan yun? Ito malsik, oh. Okay, for the wash naman, mag-add tayo ng mas maraming water para mas malabnaw siya. Ayan, oh. And kaya kumakapit to kasi inispray natin to ng flat clear. Ayan. Kasi kung di natin ito in-spray ng flat clear, mag-slide lang yung paint. Lalo na maraming tubig. Ayan. Tapos after nyan, pwede natin i-wipe with the tissue. Ayan. Wipe off natin. Ayan. Para mas maging dark lang siya. Okay? Pwede pa kayong mag-apply ng second coating. Ayan. Kasi kailangan mag-settle din ng paint eh. Tapos swipe ulit natin. Yan. Okay, next, pwede tayo mag-add ng Hero Paints Warm Red para naman sa ating blood effects. Okay, we can put some paint here under the eyes. Dito sa kanyang lips. Okay. Alright, next step, leather, gamit tayo ng leather brown tsaka earth tan para naman sa mga straps and belt ni Batman dito. Ito yung mga straps, oh. Ayan. Gawin natin siyang leather brown. Tapos yung mga buckles, gawin natin silver or gold mamaya. Okay, apply tayo dito sa side. Ayan, medyo lumampas lang, pero okay lang yan. Okay. Okay, base coating lang ng leather brown. Medyo may tubig yung gamit ko rito. Ay, yung halo ng pintura. Okay. So, gagawin natin yan sa lahat ng straps. I'm also using a hair blower para mas mapabilis yung drying time natin. So, yun, kung tuyo na siya, pwede tayong mag-apply ng earth tan for dry brushing for additional highlights dito sa belt, sa mga straps niya. Ayan. So, usually, pag ako nag-dry brush dito, I usually go against the grain para hindi na matabunan, hindi na malagyan ng pintura yung mga recessed or yung mga nakalbog na areas. Parang ganito. So kung yung lines pa horizontal, yung hagod ko dito, vertical. Yan. Yan, mas nagkaroon siya ng highlights. Alright, next step, gamit tayo ng Vallejo Acrylic Metal Color, Airbrush Color, Oro 77.725 Gold para naman dito sa mga buckle type niya, mga buckle type of parts. Yan dito. Sa mga buckles ng kanyang mga straps. Meron din pala mga rivets dun, no? Pero yun muna kasi kasuhin natin ito.
Okay, something like that. Okay, next, gamit tayo ng Hero Water Based Acrylic Primer Matte White para dito sa detail ng kanyang gloves. Okay, lagyan natin siya ng konting andito, bone detail sa kamay. So, let's start with the knuckles. Pupunta dito sa baba. Extend lang natin yung mga kamay niya rito. Yung bones, yung lines pala. Para magumawa siyang bones. Bless you. Alright, tapos next step, gamit tayo ng Vallejo Acrylic Metal Color Gunmetal Gray para dito sa kanyang steel toe. Yan dito. Medyo dry brush lang natin yan. Okay, next. Tapos gamit tayo ng gold color ulit para dito sa mga bolts or sa mga rivets pala. Pwede rin pala tayo gumamit ng gold dito. Tapos ito rin gold. Yung mga dots. Okay. Okay, we can also add gold dito sa kanyang gauntlets. Gauntlet. Okay, let's try natin. Okay, next, pwede tayong gumamit ng soldering iron. Ang soldering iron ko, nabili ko lang to sa Shopee. Powered siya via USB, so pwede siyang i-power through via power bank. Tapos, yun nga, pwede maging mas portable. Hindi mo na kailangan ng wall socket para gumana. So, ingat lang kayo dito kasi sobrang init niya, yung tip niya, yan. Super worn out na. Pero okay lang yan kasi pang battle damage naman yung mga projects natin. So, hindi ko kailangan ng super sharp na edge. Okay, ang gagawin natin dito, tutusukin natin itong bulletproof vest niya. Tapos maglalagay tayo ng blood effects. Okay, hintayin na natin uminit. Tapos butasin na natin. Wala naman ng specific na guide, pero estimate ko na lang kung saan tumama yung bullet. So we can add here, something here. Tapos yung pagtusok niya ng hole, teka, zoom in ko. Pagtusok niya ng hole, since yung bullet merong capability na sumira talaga ng armor, yan. Naglalagay ako ng mga maliliit na strokes palabas. Yan. Just make sure na medyo malalim yung gitna. Okay? Mag-ingat kayo, sobrang init nito ah. Sobrang init talaga. Yan, physical damage na to. Alright, dito din sa knee, pwede rin tayo mag-add ng battle damage effect. Maybe we can start here. Okay, something like that. Tapos dito rin sa shin guards, we can add a little bit. Okay, after nyan, pwede tayo mag-add ng silver na dry brushing. Okay. Okay, gamit tayo ng warm red for the blood effects. Okay.
Okay, let's put something here. Yan, kunwari nag-drip yung blood. Okay. So you have the build up and then drip. Okay, build up and then drip. Okay, sa right shoulder niya, naisip ko lang baka pwede tayong magkaroon na maglagay ng kill count or ng boss na kill count kung ilan na yung boss na napatay niya. Just add here. Alright, so ito na ang ating custom na Batman X Punisher. So, ito hinaram ko na lang to kay, kay Grim Knight na customizations. Lahat ng munition pa kasi na kay, na kay Grim Knight na eh. Hinaram ko lang muna for photoshoot purposes natin. Pero sige, pwede ko na rin siguro isama to sa shipping for sa client natin. O nga pala, sold na nga pala tong natin. Batman Punisher. Usually, ang price ko dito is around $250, okay, per customization. Tapos, if dadalhin sa US or ship sa US, plus $150 na shipping fee from Manila, Philippines to any part sa US. Pag sa UK, mas mahal. So, ito na yung details niya. So, you have the face, the body armor, the boss kill count. Tapos, nilagyan ko na rin ng blue tack dito para nakakabit sa likod niya itong kanyang weapon. Tapos you have the back of the body armor here, equip natin sa likod. Tapos you have the blades. Kaya lang, may tumatawag. So yun mga moms, are going back dito sa ating custom. So yun, I think iwanan ko na lang itong baril kasi sa kanya. And then you have the skeleton gloves here with blood splatters sa chest, sa face, blood dripping sa face. Ayan, medyo zoom in ko, ayan. Tapos you have the boss kill count, 8, para swerte. Then you have the blood splatter sa shoulder, blood dripping dito sa arms, splatter dito sa skull. Sa knees, meron din. So, meron din battle damage. Yung bullet holes dito, physical damage to. Gumamit ako ng soldering iron para dyan. Tapos sa likod, yun nga, pwede natin equip to using blue tack. Dito ko nang lalagay. Para meron siyang additional weapon. Tapos meron din siyang blades dito sa likod. Yan. Tapos lahat ng straps color brown, leather brown. So yun. Tapos yung toe niya, gunmetal na toe. Okay? Okay. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.